YouTube, Facebook Gaming, Twitch, kahit ano pwede. Ang tanong, paano nga ba? Paano magsimula ng live game streaming o maging game streamer? Samahan niyo ako sa video na ito. Ituturo ko sa inyo kung paano, anong bibilhin, at higit sa lahat, ang tanong, magkano ba? Tara, samahan niyo ako. Let's do this! Maaari kang gumamit ng video capture card kagaya nito para maipasok mo ang console games mo papunta ng iyong PC. Mas maganda piliin nyo yung may loop out kagaya nito papunta sa inyong monitor or TV. Ganitong klase lang mas maganda na para sa nag-uumpisa. Sa halagang 700 pesos, meron ka na. Or kung may pambili ka ng branded na mas maganda, why not? Sige, go! Pero syempre, nag-uumpisa ka pa lang, siguro okay na to. Next time ka nalang bumili pag kumita ka na. Ito naman yung isang version ng video capture card na mabibili nyo sa Lazada. Halagang 200 to 300 lang yan. Sulit yan. Optional lang naman yan. Pwede ka naman gumamit ng webcam from your laptop or bumili ka ng webcam para sa iyong PC. Moving on, punta naman tayo sa converter ng micro HDMI to HDMI. Kung gagamit kayo ng external camera like mirrorless or DSLR, ito ang kailangan nyo. 150 lang yan sa Lazada. At syempre, kailangan mo ng HDMI cables. Dalawa lang okay na. Isa para sa in, isa para sa out. From 80 pesos to 1K pataas ang presyo nyan. Ipasok naman natin ngayon ang mic mo. Maganda na rin bumili ka ng sound card na kagaya nito sa halagang 250. Ugreen ang tatak, magandang brand na yan. Para ito sa external mic or para sa inyong headset, maihihiwalay niya ang mic at ang iyong earphones. At i-assemble na natin ang HDMI para sa external camera na gamit ko. Sony A6500 na merong micro HDMI na D. Kapit mo lang tong single na out dun sa HDMI at sa kabilang end naman gaya nito, ikabit mo ang yung converter HDMI to micro. Ito yung papasok natin sa camera. HDMI USB to converter na HDMI micro para sa camera to, guys. At ito na nga, kakapit na natin ang micro HDMI converter natin papunta sa Sony camera A6500 ito. Kaya kung ganito gamit mong camera, madali na to. Dito mo lang ipapasok. Optional lang to, guys. Pwede namang webcam ng laptop or external webcam para mas mura. At para sa kabilang end naman, papunta ng USB. Yan na yung capture card natin na USB single out. At balik naman tayo sa main capture card natin para maipasok ang console game papuntang PC. Gamit itong provided nila na USB to USB. Pasok mo lang yan sa USB. Ang kabilang end naman ay papuntang PC. Kasama ito sa package pag binili ninyo. Ito yung kulay white, hindi ito yung kulay blue na USB na mas mabilis. Forward tayo. Papasukin naman natin ang game console papunta ng HDMI capture card. Gamit ko ang mas maikling HDMI. Optional din yun kung gusto nyo mas maikli. Meron namang provided ang console na usually meron silang HDMI cables. Pwede nyo gamitin yun, mas maganda. Pasok nyo lang sa input. Yung kabilang end. At yung dulo naman, papunta ng inyong console. So, mula sa console, papunta na ngayon siya sa capture card natin.
Dali lang. Ito lang naman iisipin nyo. Lahat ng kukunin natin ay manggagaling sa console, which is itong nandito ngayon ay PS4. So, automatic na yan. Siya ang input. From PS4 to capture card yan. PS4 to input. Yan, PS4 ang gamit natin ngayon eh. Ito naman po ang HDMI cable na provided ng game console ko. Usually mga game console may kasama na yan. May mga free na yan na isang HDMI cable. Nakakabit to sa IPS 4K na TV na ito. Or, pwede ka naman gumamit ng TNTV or monitor para sa mga FPS gaming. May nakaabang na rin HDMI cable yan, just in case. Optional lang yan guys. Yan, yung HDMI cable na yan, nasa likod na yan, nakaabang lang yan lahat. TNTV na HDMI din ang out. Na siya naman, sasaksak natin sa output ng HDMI video capture card. Bali, dyan lalabas ngayon yung monitoring nyo. Iwalay kasi ang lalabas sa PC nyo at yung sa TV nyo or monitor. Which is, dyan kayo titingin pag naglalaro kayo sa monitor or sa TV. Hindi kasi pwede sa PC or laptop dahil may lag na pag dun kayo nagmonitor ng gaming nyo, guys. Oo nga pala, guys. Wala nga pala silang provided na power cord or power supply itong HDMI capture card natin. Kaya gumawa ako ng sarili ko. Kailangan yan kasi powered to eh. USB yung end, yung kabila, pang adapter siya na maliit. Pwede siya sa charger ng cellphone. Or kung meron kayong ganitong extension, direkta mo na siya. Basta 5 volts lang ang ano niya, ang output niya ng kuryente. Saksak nyo lang dyan, magpa-power on na yan siya kahit walang ilaw. So, konting recap tayo. USB, sasaksak natin sa PC yan. Yung from capture card natin, USB to USB. Then, yung input natin nakasaksak sa PS4 na pinanggagalingan lahat ng game capture natin. Or kahit anong console. Basta yung HDMI. And then yung output ng HDMI natin nakasaksak naman sa input ng TV natin or monitor. Napansin nyo tong cable na to, headset yan guys. Yan yung headset ko, Onikuma. Hindi nyo magagamit yung mic nyan. Hindi talaga. Gagamitin nyo yung mic na yan gamit itong controller dun sa input na. Alam nyo na yan guys. Then, konting tweak lang sa settings ng PS4. Pwede rin naman tong camera, PS4 camera, meron ding mic yan. Isiset nyo lang yan sa settings nyo sa PS4 audio. Pero yun nga, hindi siya maganda eh. Kaya, mas maganda, may external mic. Kahit di mamahalin. Importante guys na naka-LAN cable kayo direkta dun sa OBS nyo, which is sa PC nyo. Kasi, walang interruption dapat ang stream natin. Napaka-importante ng uploads natin sa streaming ng internet. Ito na nga yung HDMI na capture card papuntang camera. Yan guys, nakaabang na. Ready na sa camera yan. So, ganito ang itsura nyan. Simula tayo sa audio. Shotgun mic ang gamit ko nga pala. Condenser mic na omnidirectional. Sasalsak natin yan sa USB. So, kailangan natin yung sound card natin. Itong hawak ko, Ugreen na sound card. Meron siyang mute, meron ding volume. At ito naman yung dulo ng kabilang capture card para sa camera natin. Which is, again, optional.
Kung meron lang naman kayo, pwede namang webcam eh. Pwedeng webcam ng laptop or external webcam. Bale, lahat ng yan, ipapasok natin yan sa PC para sa OBS. Audio, camera, monitor out, capture card, USB, andyan na lahat sa PC. At ito nga pala ang gamit kong mic. Optional lang din to, hindi naman kailangan ganitong brand. Marami namang mic dyan na affordable na quality pa rin. TRS ang end niya or plug niya. Para maisaksak natin sa 3.5 input ng ating sound card na Ugreen. Pwede namang ibang brand kahit hindi Ugreen. Affordable kasi to at quality. Meron siyang volume at mga mute buttons. Dito natin sasaksak yung mic, guys. Mic is red. Green is yung headphones. Pwede mo siyang saksak dyan yung mic. Or kung headset at microphone sabay, pwede. Standard 3.5 lang po ito. At USB yung kabilang end niya. Para ma-manage natin to sa OBS natin sa PC. At ito naman yung preferred ko na mic holder. Hanging na articulated. Base sa experience ko kasi pag desktop na stand, microphone stand na desktop, pag type ko sa keyboard mo, lalagutok din yung sound mo. Mura lang to guys, sa Lazada, 167 pesos lang, meron ka na yan. Mukha lang siyang hindi tatagal, pero okay naman siya guys. Pag nasira, palitan mo na lang, mura lang naman eh. At sa build quality, ito yung clamp niya, manipis. Manipis din yung thread at yung material niya. Mukha siyang hindi tatagal eh. Unlike to sa original or branded, talaga makikita mong sturdy siya. Pero hindi siya pwede sa mga mabibigat na mic. Pero since magaan yung mic natin, pwede na rin siguro. At again, para sa mga nagsisimula, pwedeng-pwede na to. Saka ka na lang bumili ulit ng mas maganda. Syempre, pag gumita ka na. Nga pala, itong video na ito, itong mga materials na ito, para to sa mga baguhan at nagsisimula pa lamang. Pero kung yun nga, meron ka naman talagang pambili, kahit nagsisimula ka, mas maganda rin magsimula ka magandang klase. Ito yung feature niya. Meron siyang 3/4 na thread para sa mic mo. Usually mga mic ganyan eh, 3/4. Minsan 1/4 or minsan yung mas malaki pa sa kanya. Articulated siya guys. Sobrang manageable niya at magaan. Guys, kailangan nyo rin mga pala ng liwanag, ng ilaw. LED panel will do. Meron nga mga mahal dyan. Pero meron ka rin mabibiling kagaya nito. USB Type-C na, rechargeable na. Andover 49 LED lights, LED panel. 450 pesos lang to guys. Pwede mo nang gamitin siya. Maliwanag na siya para sa strip mo. Diba? Ang liwanag niyan. Two modes nga lang yan. High and low. Hindi kagaya ng una kong ginamit. Talagang maka-adjust mo siya ng maayos. Ito naman guys yung isang option. Kung meron lang naman. Yung no 300 to. Meron siya mga gels. At di hamak na mas malakas siya talaga. Medyo mahal nga lang guys. Wall mount lahat. Kaya spacious, magaan, at hindi masakit sa mata. Ito guys, 300 lang yan sa SM.
pwede ka gumamit ng ganitong monopod para sa ilaw or sa webcam mo or sa GoPro, pwede rin. Lagyan mo lang ng paa. Meron din namang heavy duty kagaya nito. Medyo heavy nga lang sa budget. Hindi ko ito ina-advise sa mga nagsisimula pa lang, guys. Pinapakita ko lang yung mga options na pwede nyong gawin sa susunod. By the way, guys, gamit ko naman to sa trabaho kaya hindi na rin naman masama. Pwede kayo mag-tripod. Shoutout to Yok Yok Gaming sa pagpapahiram sa akin itong tripod na to. Pwede mo i-mount dyan yung camera mo or ilaw mo. Sometimes, yung monitor ko, minamount ko na dyan eh. Ito naman yung isa na mas mura. Again, depende na sa inyo yun, guys. Depende sa budget. So yan, guys. Yun na nga. Sana nakatulong tong video na ito sa pagsisimula mo ng streaming. Sa susunod na video natin, ituturo ko naman paano i-maximize lahat ng pinagbibili nating equipment patungo sa OBS gamit ang OBS Streamlabs. Guys, kung bago kayo dito sa channel ko o nakapanood kayo ng video na ito, nakarating kayo dito, guys, please don't forget to subscribe and hit that bell button. Paki-like and share na rin po. Malaking bagay po yan sa paglaki ng channel para makatulong sa susunod nating video. Guys, maraming salamat sa pagsama sa akin. Cheer out!